Session number 61, the Book of Wisdom, ngayong gabi, uumpisahan natin, or the Wisdom of Solomon. Little review sa tinalakay na natin na libro, tapos yung five wisdom books, maalala nyo, yan, tinatawag din minsan na Wisdom Pentateuch. Of course, ang tunay na Pentateuch ay yung first five books sa Old Testament, sa Biblia, pero in a way, pwede rin natin tawagin na yung limang libro na wisdom books, tinatawag din minsan niya na Wisdom Pentateuch para maalala natin na lima. Tapos na natin ang Book of Proverbs, Book of Job, Book of Ecclesiastes, Book of Sirach, and now, the Book of Wisdom. Now, yung Book of Proverbs, okay, asterisk, Sirach, another asterisk, Book of Wisdom, another asterisk. Itong tatlo na ito, pag in terms of their theological position, yung pagtingin nila ng relasyon ng Diyos at tao sa Diyos, okay, theological position, ang principle na nananalaytay sa tatlong books, libro na ito ay yung tinatawag natin na traditional wisdom. Okay, traditional wisdom. Ano po yung traditional wisdom? Nabanggit ko na ito ilang beses. Ito yung understanding na if you do good, you are blessed by God. But if you do something evil, you expect something evil also on you. You are also cursed or punished. So, reward and punishment. Na yan din ang hanggang ngayon, no? Nasunod natin yung pagtingin na ganyan. Okay? Traditional wisdom ang tawag natin dyan pagdating sa wisdom literature. Yung idea na pag ikaw ay gumawa ng mabuti, babasbasan ka. Pag ikaw ay gumawa ng masama, masama din ang darating sa iyo. Sino ang may pakana doon? Ang Diyos. No? Diyos bibigay ng kabutihan, Diyos din ang bibigay sa iyo ng pagsubok o itinatawag natin na punishment. So, makikita nyo ito once again sa Book of Wisdom. Tatlo yung libro under the category of traditional wisdom. Yung dalawa, lagyan natin dalawang asterisk, so isang asterisk ito, dalawang asterisk, yung Book of Job at Book of Ecclesiastes, ang theological position dyan ay yung tinatawag natin na critical, nangyari doon, critical wisdom. Okay? Critical wisdom. Ito yung critical wisdom. Ito yung pagtingin na yung traditional wisdom ay questionable. No? Hindi laging ganon na pag ikaw ay mabait, binabasbasan ka ng Diyos, binibendisyonan ka ng Panginoon. Pag ikaw ay masama, ay pinaparusahan ka, question mark yan sa critical wisdom. Katulad ng libro ni Job, ang libro ni Ecclesiastes. Yung mabuti ay yung masama. Minsan pareho rin sila ng ending, di ba? Sabi ni Ecclesiastes, their destiny is all the same. All right. So there are two, not necessarily contradictory, but they speak of two realities, hindi ho ba, mga kapatid, no? Sa buhay natin, alam natin, pag gumawa ko ng masama, merong masama. Masama. May punishment, may sanction. No? Kung gagawa ka ng crime, halimbawa, pag pangungulimbat, pag nanakaw sa kaban ng bayan, you expect ang korte, o ihahabla ka, o hindi ka man may habla, ipapahiya ka ng katawan, ng sambayanan. No? So, merong kang sanction. Pero hindi lagi naman din ganun. Yung mabuting tao, marami din siyang pagsubok. Kawing-kawing din ang kanyang dinadaan ng pagsubok minsan. Dami niyang. Katulad yung mga nabanggit ko kanina. Yung isa natin taga-subaybay dito sa Bible study natin, napakabait na tao. Bakit meron siyang ganun?
na sakit o hindi magandang nangyayari sa kanya, do you think that is a punishment? Yan ba ay hindi? Pag dating nyo dyan kina Job at ko, Ecclesiastes, hindi necessarily parusa yan ng Diyos. No? So, critical wisdom, tawag po natin yun. Alright. So, chapter 1, verse 1 ng wisdom. So, kung wala kayong book of wisdom sa inyong Biblia at wala kayong Wisdom of Solomon, parehang pangalan na yan na ginagamit, well, baka hindi Catholic version ang iyong Bible. So, you better double check. Kasi ang dalawang libro na ito, Sirach and Wisdom of Solomon, ay sa kategory na tinatawag na deuterocanonical books. O Roman Catholics and Orthodox have these books in their list of canon or list of books or canon. So, kung mahirapan kayong hanapin dyan at makita nyo wala sa table of contents ng inyong libro, huwag kayong magtataka. Baka yung libro, yung Biblia na hawak-hawak nyo might not be the Roman Catholic version or Orthodox version. Alright? So, ang pangalan niyan ng libro, yung Tagalog, libro ng karunungan o karunungan ni Solomon or Wisdom, Book of Wisdom, o at times Wisdom of Solomon. Okay. Let me just quote yung the very first verse. Love righteousness. Ang ganda ng kanyang umpisa. Tawag dyan, yung opening salvo. No? Love righteousness. Imagine, yung dalawang word. Love righteousness. Kanino niya ito na-address? You rulers of the earth. Wow! Sama na yung mga kandidato natin dito. You rulers of the earth, think of the Lord in goodness and seek Him with integrity or sincerity of heart. Pwedeng integrity, pwedeng sincerity of heart. Alright. Ang comment ko dito, hindi talaga si Solomon ang gumawa nito, mga kapatid, kasi matagal lang patay si Solomon nung lumabas itong libro na ito. Pinangalan lang sa kanya, papaliwanag ko kung bakit naipangalan kay Solomon ito. Definitely, hindi siya ang sumulat. Una sa lahat, ang libro na ito ay naisulat sa salitang Griego. Greek po ito, Griego. Kaya hindi pa naman sa wika noong panahon ni Solomon, wala pang wika na ganyan na wika ng buong mundo. So, that alone will disqualify Solomon to be the author of this book of wisdom. So, anonymous. Alright? Hindi natin alam ang pangalan. Malimit naman din kasi sa Biblia pag hindi nila pinapangalanan yung author. Hindi katulad ngayon na mayroong author identified. Pero, maliwanag na Hudyo, Jewish author. Maliwanag po yan dahil yung kanyang estilo ay talagang it reveals kung anong klase ng kanyang edukasyon. No? Marunong na marunong siya sa mundo ng mga Hudyo. This Jewish author, Anonymous, exhorts yung kanyang readers. Siguro kasama na natin ngayon, hindi that for sure na babasahin natin ito today, pero his readers before, to love righteousness. Ngayon, English po yung righteousness. Ano bang Griego ng righteousness? Ito yung dikaiosyne. Nako, itong word na ito ay very prominently used sa mga sulat ni San Pablo. Yung daming pwedeng i-translate ito na righteousness or justice. Pero pagdating mo kasi sa wisdom literature, yung righteousness or justice na salita, they belong to the, yung tawag dyan ay field. Yung, isipin nyo lang yung farm, no?
Kung may farm, yung mga gulay-gulay dyan na nasa loob ng farm, kasama ang justice, righteousness, wisdom. So, therefore, this word, righteousness, belongs to the field of wisdom. Alright? So, it's very important to understand that, because righteousness is not just to become holy. Kasi minsan, pag narinig nyo yung huwag ka nga maging self-righteous, magbabanal-banalan. Hindi ho ganun na ang ibig sabihin ng word na righteousness. Mas malalim po. Kaya nga medyo yung English is limited dito. It involves yung pagiging pantas, pagiging matuwid, makatarungan, justice. That's the concept of dikaiosyne sa libro na ito, dito sa libro na ito, sa wikang Griego yon. Now, his audience ay Greek speaking, mga kapatid, kasi naisulat ito hindi para sa mga Hudyo doon sa kanilang sariling bansa, sa Israel o sa Jerusalem, pero doon sa isang syudad na maraming nag-migrate doon ng mga Hudyo, dahil na sentro po kasi yon ng learning ng karunungan, mga sa Egypto, in Egypt. So ang salita na sa panahon na ito, okay, na dinala ni Alexander the Great in year 333, nung kinonquer yung Middle East by this great conqueror Alexander the Great, he also, part of his policy at saka program, ay introduce yung kultura ng mga Griego at kultura kasama na yung lengguahe. Kaya the world at that time now is Greek speaking. Kaya yung New Testament natin later on may isusulat, na isulat sa wikang Griego at hindi wikang Ebreo. Okay? So, yung audience ngayon ni itong author ng Wisdom of Solomon ay Jewish community in Egypt. Okay? Sipin nyo na lang na in New York, example, no? These are Filipinos in New York and they're speaking good English na. No? Hindi na yung katulang English ko na may pagka-Ilocano, may pagka-matigas, may pagka-magdaming accented, no? Hindi na. Makikita nyo minsan yung nag-aral matagal na unay panganak na sa Amerika na kapwa nating Pilipino, iba na yung English nila. Talagang pag pinikit mo yung mata, kala mo talagang yung nag-i-English doon ay hindi na Pilipino, talagang Taal o kaya native English speaker talaga. So, ganun, no? Ang mundo at that time, no? And interest, hindi lang yung mga Hudyo na ang wika na nila ay Griego na naandoon sa Ehipto na nag-migrate, no? Kundi pati yung mga Griego na interested ay ina-address din nung libro na ito, yung mga Gentil. Pag sinabing Hellenistic Greek, matatalino po ang mga ito. Ito yung mga edukado nung panahon na yan, no? Dahil nandun nga sa Ehipto, in a special place called Alexandria, okay, Alejandria, no? Yung sentro ng karunungan, center of learning ng pag-aaral. Mga parang Oxford or Harvard or ano. So, magpupuntahan doon ng mga tao para makamit nila the best education, yeah, given offered in the ancient world.
So, Greek-speaking Romans pati. Kasi during this period of time, itong pagsusulat ng Wisdom of Solomon, yung mga Romans ay unti-unti na rin pumapasok sa eksena, sa kasaysayan ng Middle East na ito, and eventually will overtake the Greek Empire, will occupy, will be the next group of conquerors or leaders, you know, after the Greek Empire of Alexander the Great. Kaya nga nung panahon na ni Jesus, lalo yung kanyang crucifixion, ang namumuno na ay mga Romano. Pero yung kultura, naiwan pa rin yun. Ang namumuno ay mga Romano, pero ang kultura ay Griego. Kasi nga hindi mo basta-basta mabura yung kultura. Pati doon sa panahon ng mga Roman Empire, ang wika po nila ay Griego. Bihira lang yung nagwika ng Latin. Hindi pa uso yung Latin. Excuse me, Father Rony, at this point in time, hindi pa laganap ang wikang Latin. Siguro somewhere lang up in Italy, there, even in the Roman Empire, Greek was the lingua franca, yung salita ng nakakarami. So, ina-address noong libro na ito ang rulers of the earth. Siyempre, ano ba ito? Yung para lang sa mga namumuno? O magiging pinuno? Well, not of course, because if you check yung Genesis 1, verse 26 and 28, ito yung sinabi na Diyos, na have dominion over the earth. No? Be stewards of the earth. Have dominion. Sinasabi niya sa mga tao. So, yung rulers of the earth is not only the political rulers being addressed, pero men and women of goodwill. Para sa lahat na interested, may mabuting kalooban na gustong matuto. So, ang tawag niya sa mga yon, rulers of the earth. Kaya nga rin naman, pag ikaw ay matuto, maraming matutuhan, talagang you can rule. Una, ang sarili mo. Pwede mong masasabi mo sa sarili mo, I can give direction of myself, self-discipline, kasi marami kang natutunan. So, you rule over your passion, over your habits, no? Over your bad intentions, no? Namumunuan mo, pinamumunuan mo ang sarili. May mga alam natin, paminsan-minsan, ang namumuno sa atin ay ating mga passion and temperament, ang ating damdamin ng nananaig, more than our power and our mental, our minds. Kaya, pwede nating sabihin at this point na ina-address ang pinatutungan ng libro na ito ay hindi lamang sa mga political leaders, political rulers, but men and women of goodwill. So, including us today. The author did not envision that in the year 2022, somewhere in the Philippines, babasahin ng mga tao na ito, mga Filipino, ang libro na isinulat niya noong panahon pa ni Kristo. Okay. This is the map downloaded from the internet of the Hellenistic Empire. Mapapansin niyo dyan, mga kapatid, of course, yung yellow is the extent of the Hellenistic Empire. Yung hindi masyadong klaro dyan sa live streaming natin, Iran ito, and further east, you will have India already, no? Pakistan, no? Afghanistan, no? Mesopotamia, modern-day Iraq, roughly, okay? So, Middle East, the whole, practically the whole of Middle, what we call Middle East today, no? Are under the Hellenistic Empire. No? So, Syria, Judea, that's where you have Jerusalem, of course, itong area na ito, and the whole of Egypt. Okay, so, hindi man existed itong desert. So,
And then Asia Minor, meaning Turkey, papunta sa Pergamum, Galatia, in Bithynia, in Macedonia, in Greece, so going to Europe. Alright, so talagang malawak. Mukhang may gustong magbalak din na ganyan ngayon, na Russian, no? So niya siguro para siya si Alexander the Great, excuse me. Hindi na yun mauulit. Ah, kapatid, no? Hindi na ganyan ang mentalidad ng mga karamihan ng mga tao ngayon. Ang tayo ay may sarili tayong bansa, may sarili tayong bayan na and independent. Dapat igalang ang mga ibang bansa yan. Okay, the anonymous sage and his times, yung kapanahonan noong pantas na ito nagsumulat ang libro ni Solomon, tinatawag, at kanyang panahon. He writing in the persona of Solomon. Okay, hindi si Solomon, but in the persona of Solomon, sa katauhan ni Solomon. Actually, that name Solomon was even mentioned in Wisdom chapter 9, verses 7 to 8. In, as I mentioned a while ago, Alexandria, Egypt, in Egypt. Anonymous Alexandrian Jew. So, Hudyo siya, pero mukhang naipanganak sa Alexandria because makita nyo yung death ng kanyang sinulat, yung style ng Griego na ginamit niya, yung pagtingin niya sa relasyon natin sa Diyos, sa mga itinuro niya, makikita ninyo na talagang very educated siya. In fact, you can even call him a philosopher, no, na aktibo sa center of learning in the ancient world, Alexandria in Egypt. Okay. Kaya nga itong kapangalan ni Father Ronnie na santo, St. John Chrysostom, na nabuhay din sa few years after noong naisulat yung libro na ito, ay tinawag niya na Ho Sophos. Naku, pag tinawag ka nung unang panahon na Ho Sophos, meaning the sage, ay ikaw ay pinagpipitagan, mga kapatid. Ikaw ang bayani, ikaw ang pinakamatalino, yung parabang itong tao mo ngayon, saint, santo. Talaga matiis, mataas ang pagtingin nila pag sabing itong tao na ito ay Ho Sophos. No? Matalino, no? Marunong, ang marunong. Ang marunong, Ho Sophos, ang eksperto, ang pantas, the sage. Sinong nagtawag, tumawag dyan? Si Chrysostom, si San Juan Chrysostomo, kapangalan ni Father Ronnie. Kaya, simula ngayon, tawagin natin itong author na anonymous na the sage, okay? O Ho Sophos. Tatawagin ko siyang the sage, the wise person. O Ho Sophos. Now, makikita niyo dito sa last part na ito, a contemporary of the Jewish Hellenistic philosopher, tanyag na manunulat na pilosopo, hindi ito si Machiavelli na pinag-uusapan ngayon, na hanggang ngayon mababasa mo ang kanyang sinulat. He wrote in Greek. Excellent Greek. Pero Hudyo siya, mga kapatid, na natuto din siya sa Alexandria kasi isa rin siyang filosofo under the Hellenistic na pag-pilosofiya. Yan si Philo or Philo the Jew. Tawag sa kanya sa Biblical scholarship. Philo the Jew, ang si Philo na Hudyo. No? Nabuhay siya between 20 BC at namatay siya AD 50. Kailan naman namatay si Kristo?
30 AD. So, kung, kailan ipinanganak si Kristo? 6 to 4 BC, sabi nila. No? Latest 4 BC, na ipanganak na si Kristo. And namatay sa around 30 AD, kaya nga sabi 33 years old nung namatay. So, contemporary ni Jesus, more or less, no? At contemporary din nung Hosophos, yung sumulat ng Wisdom of Solomon. So, makita nyo agad na kung gusto nyong malaman yung mentalidad ng Panginoon, mga itinuro niya, yung estilo niya, yung kanyang mundo, sinong babasahin? Anong mga literatura na pwedeng basahin maliban sa mga ebanghelyo, yung contemporary niya na nagsusulat din o nagsulat o nag-iwan din ng mga turo. Sino-sinong mga yon? Ayan, si Philo. Kaya sa internet, pwede yung i-download ngayon yung mga ginawa niya. Kahit sa original Greek, may download din ngayon yan with the translation. And of course, yung Wisdom of Solomon. The best entry point sa New Testament Gospels, and even kay Paul, sorry, ay itong libro na ito. Kailangan kong ina-advertise lagi pag nagtuturo ako ng Gospels or St. Paul letter, sabi ko, basahin niyo muna ang Wisdom of Solomon, Book of Wisdom. Kasi magkocontemporary ang mga yan, pare-pareho ng kanilang kapanahunan. Pare-pareho din silang nagsulat sa wikang Griego and influenced by Hellenistic philosophers. Kasama na ang Panginoon natin. Ang problema lang sa kay Panginoong Jesus natin, hindi siya nagsulat. Wala, hindi katulad ni Philo na may sinulat, si Hosophos na may sinulat, si St. Paul na may sinulat, eh si Kristo, ating Panginoon, may nagsulat para sa kanya. Yung kanilang mga sinulat came much later than Philo and Paul and our author ng Book of Wisdom. But they are still useful, very useful, especially Philo and Book of Wisdom sa pag-iintindi sa mga bagay-bagay na itinuro ni Jesus sa Bagong Tipan o sa Ebanghelyo, pati si San Pablo. Philo was even considered by St. Jerome, imagine, sabi ni St. Jerome sa isa sa kanyang mga komentaryo, eh, mukhang ang nagsulat nito, Book of Wisdom na ito, ay si Philo. No, eh, siyempre, hindi agree yung mga critical scholars at Biblian expert nito. No. May St. Jerome medyo ginaganahal ng mga suggestion, pero it doesn't seem to be that way, that the author of the Book of Wisdom is no other than Philo the Jew. The sage, as we said already, wrote in Alexandria, Egypt, in what we call Hellenistic Greek. Ito yung Greek na lengguahe, kasi hindi pare-parehos po ng Greek. Pag sinabing Greek, it doesn't mean pare. Patulad ng English. Pag sinabing English, hindi naman pare-parehas yan. May Australian English, British English, Indian English, Filipino English. Pag sinabing Hellenistic Greek, this is a different Greek from what we have sa New Testament, tinatawag na Koine Greek, yung common Greek na tinatawag. Ito yung Greek ng Bagong Tipan natin, at Greek ni na Aristotle, Plato, yung mga Griego na mga sinaunang Griego sa atin, sa Greece, sa mga philosophers doon, iba rin yung style ng Greek. Iba rin yung estilo ng Greek na Hellenistic Greek, yung Greek na ginamit, na napauso sa Middle East, sabihin na lang natin, nung panahon ni na Philo, Book of Wisdom, our sage, the sage, and of course, the gospel writers. Book of Wisdom, another information here, and the second Maccabees, take note of that, huh?
Book of Wisdom and Second Maccabees are the only books in the Old Testament written in Greek. Why? Kasi yung Sirach, mayroon siyang Hebrew original, hindi nga lang na-restore lahat. Right? Yung First Maccabees is said also to have a original Hebrew, kaso we don't have the text at this moment. So, bale sa lumang tipan ngayon, dalawa lang talaga yung yung original niya ay Greek. We have copies today of this manuscripts today of this Greek text ng Book of Wisdom at Second Maccabees. Right? Mga, and then later on, pagdating ng New Testament, lahat na yan ay Greek. No? Hanggang sa kaduluduluan ng libro ng New Testament called Revelation. Griego na lahat yan. No? Pero at this point, sa lumang tipan, dalawa lang ang may isulat na sa tingin ng mga expert ay wala siyang hindi naisulat muna sa Hebreo at sinalin later on into Greek. No. Talagang nung isinulat ito, Griego na mismo ang lengguwahe itong Book of Wisdom and Second Maccabees. Ngayon, pagdating ng araw, pagdating ng panahon, sorry, ay i-discuss din natin itong First Maccabees, Second Maccabees, to with yung other deuterocanonical books. In fact, mukhang yun ang pangalawang, ay yung susunod natin na topic after Wisdom Literature. Yung other deuterocanonical books, marami pa tayong tatalakayin. Hindi pa natin natalakay yung Salmo at Esther and Nehemiah. So, tingnan nyo, mukhang patapos ng pandemic, hindi pa tayo tapos sa ating Bible study. Could you imagine? Naunahan tayo ng pandemic. Pandemic class na ito eh. Ito 2 years na tayo, hindi pa tayo tapos. Matatapos ng pandemic, praise the Lord. Halos, di ba, feel natin eh, ibang klase na. Although nagsisearch ng ibang bansa, mukhang nakokontrol natin dito sa Pilipinas. Alright. Now, ito yung portrait ng isang French artist. Hindi ito original. Imagination ng French artist in 1584, yung si Philo, no? Illustration niya. Si Philo was born in 20 BC in Alexandria, Egypt, under the Roman Empire. Maybe he died around 75 years old. Medyo mahaba na pag namatay ka beyond 70 years old, talagang bonus na bonus ka na. Kasi ang lifespan noon ay hanggang 40 lang. Normal na yan, 40, 41, 42. Si Jesus nga, medyo napaaga, 33. Pero yun yung average age ng mortality, yung pag medyo 70 ka na bonus yun. The Hellenistic philosophers in Alexandria were passionate. Ito yung kanilang pinasaliksik lagi. They were passionate in their quest for the perfect sage. Di ba sa ating ngayon, sino ba ang perfect candidate? Di ba? Mga ganun, inaon natin, may mga pamantayan, di ba, na hinahanap natin. O kaya, yung perfect, so may mga Nobel Peace Prize tayo, hinahanap natin yung magaling. Normal po yun sa tao na yung sino ba yung magaling na pari? Sino, ano ba ang tingin mo sa yung perfect na priest? Quotation mark, ha? Ano mga qualities? So, ano yun? Normal. And ang passion nila this time is sino ba ang perfect na philosopher? Perfect sage. Ho, sophos, Theleios. Ito yung passion ng mga Hellenistic pilo. Hindi ito mga Hudyo, ah. Mga Griego na nasa Alexandria, Hellenistic philosophers, ang dami nilang sinulat dyan eh, na madadownload mo na ngayon sa internet in translated na into English, in Alexandria. Their passion, their interest of setting the ideal sage or ideal philosopher. Kaya pagdating nyo po sa Book of Wisdom,
yung according to the Book of Wisdom, yung perfect sage is Solomon. King Solomon. Sa tingin ng Book of Wisdom, sa tingin natin, hindi. Ang daming kasalanan ni Solomon. Eh. Pero sa tingin ng Book of Wisdom, si Solomon. Kaya nga, inattribute niya yung authorship to King Solomon. Because yung presentation niya na si Solomon is the perfect king and the perfect sage. Saan niya nakuha yung idea na perfect sage? Yun yung passion ng mga Hellenistic philosophers na kung saan siya na nabuhay at nakakasalamuhan siguro ang mga ito, nakikipagdebate siguro siya, sabi niya siguro, ito yung perfect sage natin, si Plato, si Aristotle, yung perfect sage, si Socrates, si Heraclitus, siguro sinasabi ng mga Hellenistic philosophers, pero sasabihin ng author ng Book of Wisdom, no. Para sa amin, ang perfect sage, perfect king ay si Solomon. Then, meron kasing mahabang kasaysayan ni Solomon na isulat din. Di ho ba, mga kapatid? Sa wikang Hebreo na tinalakay na natin last year. So, for Philo, yung Philo, balikan natin si Philo, sino ba ang perfect sage niya? Perfect philosopher? Hindi si Solomon. Si Moses sa kanya. For Philo, it was Moses. Eh, sino po ba makikipag-argue na hindi si Moses? Oh, eh, Moses talaga, from the beginning to end. Ang panahon ni Kristo, Moses pa rin. Transfiguration ni Jesus, Moses nagpakita. So, pero that's understandable. Kay Philo, ang perfect sage niya, perfect philosopher niya si Moses. So, makikita niyo yung iba-ibang ideas nila who is the perfect sage sa mga Hellenistic philosophers sa kay Wisdom of Solomon, iba. Kay Philo, iba din. But the common understanding there na naghinahanap nila the perfect sage, the perfect model of a sage, of a philosopher. Kung sabi, you want to use the word philosopher. In fact, si Philo, meron siyang libro, dalawang volumes, on the life of Moses. Interesting din na basahin ito. Paano niya, in Greek, no? Written in Greek. Gumawa siya ng biography ni Moses na hanggang ngayon binabasa pa rin, especially if you are a Jew. Imagine, naisulat ito in 38 AD. yung ating literatura sa Pilipinas, eh, natuto lang tayo panahon ng Kastila na magsulat. 38 AD, itong si Philo, gumawa siya ng biography ni Moses. So, maganda rin basahin kasi you are given yung understanding of who Moses is at that point in time. Kasi maintindihan nyo rin kung anong tingin ni Jesus kay Moses o mga ebanghelista kay Moses. Kasi magkakontemporary yung mga ito. So, pinag-uusapan na ano ang function, ano ang contribution, ano ang naiambag ni Moses sa kasaysayan ng Israel, ng pananampalataya ng Israel. Siguro, dinidiscuss nila yon yung contribution ni Moses. So, pati si Jesus was not exempted from that through the Gospels, di ho ba? Yung nga, sa Transfiguration, Moses, Elijah, pagkatapos, nabanggit niya pa yung an iota, the smallest letter of the law will be taken away. Law meaning the law of Moses. So I have come not to abolish the law but to perfect it. Sabi ni Jesus, to perfect the law meaning the law of Moses. So makikita ninyo yung how central was Moses sa panahon na ito, mga kapatid. Maintindihan nyo dyan pag nakita nyo yung passion ni na Philo kung sino si Moses. Pero dun sa Book of Wisdom, not Moses, kundi Solomon. Number two, the structure of the book. Alright. Let me quickly yung
may tatlong parts yung libro. Now, if you want to read the book, you better follow this outline para hindi kayo malito, no? At meron kayong pattern o may guide, no? Parang GPS, kumbaga. Yung part 1 ng libro, isipin niyo lang dyan na ang topic niya dyan ay eschatology, meaning the end time, the life to come. Dito niya i-discuss for the first time sa kasaysayan ng lumang tipan, mga kapatid. First time, ang i-discuss? Immortality. Wala pong ganyan sa lumang tipan. Walang discussion, walang turo tungkol sa buhay magpakailan. Merong papasok-pasok minsan, paminsan-minsan na nahahagip ang turo na ganyan. Pero hindi systematic, no? Na turo. Tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Di ba, ang understanding kasi nung una, pag namatay ka, sa Sheol ka, good or bad, there is a place for you there. Good or bad. But this time, may turo about immortality. Sino yung merong immortality? Yung makakatanggap ng gift na ito. Makikita natin sa chapter 1, verse 1 to chapter 6, verse 21. Kaya ang part na yan ay tinawag natin na Book of Eschatology because central of sa part na ito ay yung gift of immortality. Medyo alas 9 na kasi. Hindi natin actually ito yung topic ko nga sana namin gabi kasi napahaba po mga kapatid ang patalas ang introduction natin. Maganda naman yung mahabang introduction para makuha yung context. Part 2, right? Part 2 ng libro ay chapter 6 verse 22 up to chapter 9 verse 18. Ito na yung tinatawag ng mga commentaries na part 2 niya ay tungkol daw sa wisdom na. Book of Wisdom. Napansin nyo na ang mga wisdom literature na mga libro natin ay talagang may chapter o may parts o may section na nakafocus yung wisdom. Sometimes in a form of a hymn, poetry, or woman wisdom sa Book of Proverbs. Halimbawa, meron silang section on wisdom. So this, in the Book of Wisdom, you will find that in the middle part of the book. So, part 2 then, Book of Wisdom, the power of wisdom and Solomon's quest for heaven, of course. Naturally, you have there Solomon. Sabi ko kanina, Solomon the perfect sage as presented by the author of the Book of Wisdom. Yung makapangyarihan na karunungan at yung paano hinanap ni Solomon itong karunungan na ito. For her. Quest for her. Because wisdom here is personalized as a woman, a lady. Okay. In chapter 6, verse 22, chapter 9, verse 18. Then, part 3, tinatawag na Book of History. Bakit kanyo? Kasi itong chapters 10 to 19 na ito, which is the last chapter ng libro, 10 to 19, yung paano yung wisdom, divine wisdom, na kumilos sa kasaysayan simula sa Exodus o nakacenter, maalala nyo na lumaya sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos through Moses. Ngayon, dito, binasa uli. Hindi naman historical revisionism, hindi niya binabago ang kasaysayan. No? Hindi katulad ngayon na may mga nagbabago ng kasaysayan ng panahon ng yung tinatawag natin na diktadorya, binabago ng kasaysayan, mga kapatid. Eh. Historical revisionism, historical denialism ang tawag. No, hindi. Ang ginagawa ng libro na ito, he rereads. No? Rereads. Binabasa niya muli in the eyes of the context, Hellenistic culture, context, philosophy,
yung kasaysayan, ano bang pinaka kasaysayan ng Israel? Kung magtanong ka sa mga Hudyo, tatanong mo sa tungkol kasaysayan, si ano bang parte ng sinyong kasaysayan ang pinaka mahalaga? Pinaka dramatic at hindi makakalimutan ng bawat Hudyo. Siyempre, hindi nila sasabihin si kasaysayan ni Jesus. Kristiyano yun, mga kapatid. Pag Hudyo, immediately, Exodus. Exodus. Kaya nga, pagdating ng mahal na araw, Exodus, yung nakafocus sa mga pagbasa natin sa pagpapalaya, lalo sa Easter Vigil. No? Exodus yung binaba. Pagdating ng Last Supper, Passover sa Exodus ang first reading sa mula sa Lumang Tipan. So, pati yung Pascal, yung salitang Pascal, Pasqua, Exodus galing yun. No? Yung Pascal, Passover, pagpapalaya ng mga aliping Israel, Israelita, mula Ehipto. So, binasa muli yan nung ano, he rereads using the eyes of the Hellenistic philosophy, his world. No? Kasi gusto niyong i-present ito sa mga Hudyo na hindi na marunong mag-Hebreo, Griego na yung pagtingin nila sa buhay eh. Pati lingwahe nila, Greek na eh. Influensya na ng Greek. At mga secular world, the world out there, how to sell that history to them so that they will appreciate kung sino yung mga kasaysayan ng Hudyo and most probably be converted as well to become a Jew. Diba? So, sinasabi nila yung kasaysayan nila. Malay mo, doon sa pagsasabi nila, pagsasalaysay nila, mayroong mga hentil, mga philosopher, na makukonvince nila na maging Hudyo. Diba? So, mga ganong ideas ang napapaloob dyan sa part 3 book of history. Kaya abangan ninyo kasi magaganda itong mga discussion na ito. At hindi lang yan, first time nyo lang itong palagay ko, hindi familiar sa inyo itong libro na ito, Sirach and Wisdom of Solomon, kasi nga minsan nakokolor tayo sa dami kasi ng mga libro na i-discuss natin, ito the point na makakaligtaan natin itong mga libro na ito. Especially Book of Wisdom. Dahil nga, napakalapit niya na sa Bagong Tipan. Hindi lang napakalapit, contemporary niya ang Bagong Tipan. Kasi yung sabi ng mga eksperto nga, naisulat ito around 50 AD, halos contemporary ng mga unang sulat ni San Pablo. Mga kapatid, ito yung bagong, itong idea na ito na ay convince yung ibang scholar na hindi na isulat ito bago dumating si Kristo. Kundi na isulat ito, eh nandyan na si Kristo, andyan na rin yung mga sulat ni San Pablo. So, interesting sila kasi sabay-sabay sila ngayon. Kaya, the more that we are encouraged to read this book, to understand the Gospels, the teachings of Jesus, and even St. Paul. So, I advise then, habang tinatalakay natin ito, pagpatuloy natin next week, yung part 1, I'll discuss part 1 next week, to read and reread. Read them carefully, basahin, at kung maganda rin mag-consult ng komentaryo, para pag may mga tanong, pwede nyo i-chat kung may mga questions. Kasi, as I said, itong libro na ito, very dear to us, also as Roman Catholics. You will see later kung bakit dear to us this book. Maliban lang dun sa turo niya na immortality, na sa another na bagong turo, pero may mga parts din dito na sa liturhiya natin, hahanguin niya yung mga teksto mula sa libro ng karunungan o libro ni Solomon.